aber geil. So. For today's video, guys, magluluto tayo ng ating isa sa mga paborito ko pag umuwi ako ng Pilipinas. At thank you kay Ate Susan Kunana Nunez. Dahil sa kanya ako palagi nakakatikim ng masarap na burong isda. Ganon din sa aking mami na nakatira sa Apari. Ayan, guys, ito yung finerment natin na kanin. Nagsabaw na siya ng maigi kasi ang dami nating nilagay na suka dito tsaka asin. At ito pa yung kahabol natin na isasabay na natin. Ito yung mga tirang kanin ko lang, guys, na kapag napasobra ako ng tubig, imbis na mapanis siya, ay ginagawa ko, ay binuburo ko na lang siya, nilalagyan natin siya ng asin at konting suka para hindi siya mag-amag. Ayan, guys, kung makikita nyo, napakaganda ng pagkakapanis natin sa kanya. So, pinapanis lang talaga yung kanin na yun. Kaya lang, guys, hindi ako naglagay ng isda o ng hipon o ng tilapia o ng kahit na ano. Kasi gusto ko, guys, ay ito lang. Medyo natatakot kasi kung maglagay ng mga ganun. Ito, gagawin natin, paghahaluin lang natin to sa isang bowl. Tapos magigisa rin tayo ng luya, maraming bawang, ganun din ng sibuyas. Pwede rin tayo maglagay ng hipon kung gusto natin, pero ako mas gusto ko na wala. Ang ilalagay na lang natin ay yung ating pampalasa. And then yung ating luya. So, mas madaming luya, guys, mas maganda. So ayan, guys, amoy na talaga yung ating luya, bawang. At ang gagawin natin ay bubuhusan natin tong ating ayan, buro. Yung ating finerment na panis na kanin. Napakaasin ng amoy niya. Napakabango niya. Lalo na yung ating luya, amoy na amoy. So, ayan na, guys, yung ating buro. Ang ginawa lang natin dito ay nag-add lang tayo ng rice flour natin para malis yung pagiging malabnaw niya. Tapos nag-add tayo ng isang cup ng suka. Kasi medyo kulang siya sa suka. Ayan, kung makikita nyo, guys, napakabango niya. Amoy na amoy yung luya natin. Nag-add din tayo ng paste luya plus paste bawang. Tapos yung sukang may sili natin, kaya may mga sili-sili kayo nakikita. Yung iba, guys, naglalagay ng kamatis, optional yun. Para magkulay pula siya. Kung mapapansin nyo, yung ibang buro ay kulay pula. So, ito na yung ating buro at ready na tayo para kumain. Nakapagprito na rin tayo ng manok at ng ating talong. Ayan, guys, yung ating pritong manok. Yung ating pritong talong at yung ating buro na mukha siyang lugaw, no? Kasi hindi natin siya nilagyan ng kamatis kaya hindi siya naging kulay pula. Guys, nilagyan natin siya ng chili powder para umanghang siya. And then kay Papa, para makain niya, nilagyan natin siya ng konting asukal para maging sweet and sour yung lasa niya. Ayan, tayo na tayo, naglalaway ni Lola nyo. Ito yung ating buro. Nakain na niya yan sa Pilipinas. O yan, pinatikman ko yung asawa ko, guys, ng buro. Nanoaji. Supay yun, eh? Supay, oh. Umay, oh. Gustuhan niya rin yung buro. Kasi nakakain na rin niya sa Pilipinas ng buro. Pero hindi na natin kailangan ng sausawan. Kasi yan lang, maalat-alat na. Nani sauce ito? Ano? Yung manok ko, pinaluto ng asawa ko kasi yung mga anak ko at asawa ko ayaw ng manok sa labas. Gustong gusto nila yung manok ko. Ang kalagay may yun, eh. Kalagay tabi na katta kala. Tungin katta kimashita. Bumili siya ng maraming manok kasi gustong gusto niya daw. Namimiss niya yung fried chicken ko. Yung talong natin, guys, ang sarap. Lasa ng buro natin, guys, sakong sakto lang. Hindi siya malansa. Hindi rin siya majoho. Pero yung lasa ng buro, lasang-lasa siya, maasim. May binurong kanin. Sarap na sarap siya doon sa ating karage, sa ating fried chicken. Ito, kalikari na ito, juicy na ito. Grabe, guys. Look. Yung paa ko, kumukuya ko. Sobrang sarap. Smart. Tulusipon ko dun sa anghang, guys. Wala kami ibang masabi kundi masarap dahil talagang masarap. At hindi ako nagkamali sa pagluluto ng buro. Kasi maraming beses ako nag-attempt na itong, guys, tinapong ko lang. Dahil yung nakikita kong amag sa gilid, hindi ko bet. Natatakot ako.
So yan, ngayon perfect yung paggawa natin ng buro, hindi siya malansay, hindi mapaho. Kaya try nyo na din.